mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maraming pong salamat at narito na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa morning devotion po. Dito po ako ngayon sa Taytay at dito po ako sa pinagtatrabuhuan ko at pasensya na po kayo, dito po ako sa rooftop at in behalf of Pastora Jeline po sa Dubai, UAE, kasi po ay namamanat po kayong kanyang lalamuna kaya hindi po siya nakapag-devotion ngayon. So, maraming salamat po at salamat po sa Panginoon. Napakabuti niya. Binigyan po tayo ng pribileyo po na makapag-share ng salita ng Diyos at salamat po na binigyan po tayo ng pagkakataon at pagpalain po tayo ng Panginoon, ng bawat isa po sa atin, yung lahat po ng mga nakatutok ngayon po at nakikinig sa salita ng Diyos at sa morning devotion na to. At mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat pong isa sa atin at mapagpalang umaga po sa lahat po ng nakikinig dyan at nakatutok sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-start sa salita ng Diyos, ay nice ko pong awitin ng Panginoon. At wala po ang gitara ngayon, kaya katay ko na lang po yung ang Diyos ang pag-asa. Hallelujah. Glory. Glory to God. Glory. Glory to God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aming hila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatihan, Diyos ng kahaliwan, hindi nagkukulang, dumibibigo, Diyos na di nagbabago. Isang kaibigan, kagapay at matatakbuhan. Diyos na laging nakalahan. Yes, Lord. Diyos ang aming pag-asa. Sa bawat araw na maming inanasa, sa aming buhay binigay kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Yes, Lord. Hallelujah. Glory. Dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Panghihina at kapighatihan, Diyos ng kaliwan, hindi nagkukulang, di nabibigo, Diyos na pinagbabago, isang kaibigan, kagapay at matatagpuhan. Diyos na laging nakalahan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw ng aming ninanasa, sa aming buhay binigang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan.
Sa bawat araw ng aming minasa, sa aming buhay binigang kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay binigang kaluguran. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah, Jesus, glory, hallelujah. Glorify your name, O God. Glory, glory, glory to God, glory to God, hallelujah. Amang banal na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At salamat o Diyos sa kabutihan nyo sa araw na to, sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti nyo sa amin, O Lord God. Salamat o Diyos na binigyan nyo po kami ng privilege, O Lord God, na makapag-aral ng iyong mga salita. Tulungan nyo ang bawat isa, Panginoon, at pagpalain nyo po, Panginoon, lahat po, Panginoon, ang nakikinig ng morning devotion na ito, Lord God, ang pagpapala, Panginoon, ng siyang pagkalob nyo po, Lord God, sa kanila, at lahat po ng kanilang mga gagawin, O Lord God, sa umagang ito, ang pag-iingat nyo, pag-alob nyo po sa kanila, Panginoon. Pagpalain nyo po anong aspeto ng kanilang buhay, financially, physically, emotionally, at lalo-lalo yung spiritual ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, pagpalain nyo po ang bawat isa, Panginoon, at ganun din po ang iyong lingkod, O Lord God, na kayo nga po, Panginoon, ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, yung mangusap, Panginoon, na po yung aking masasambit, Father God, na kayo nga po, Panginoon, ang magsalita, Lord God, itago niyo po ako sa likuran, at kayo nga po, Panginoon, ang magsalita, O Lord God, sa aking harapan, Panginoon. Lord, ano po yung mga aking masasambit, latan yung mga salita niyo lang po, Panginoon. Huwag nga po, Panginoon, yung human language, O Lord God, ang may sasambit lang ako, kundi yung mga karunungan na nagbubuhat sa inyo, Panginoon. Lord, at kayo po yung kumilos, Lord God, at ano po yung mga nais nyong ipahayag, Panginoon, gamitin nyo po yung lingkod, Panginoon. At Lord, samahan nyo po kami, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa pagtapos ng morning devotion nito, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, mayroon po kayong dakilang gagawin, may dakilang plano po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kabutihan nyo. At kayo lang mo po, Panginoon, ang siyang maitaas po namin, maluwalhati, madakila, O Lord God, at maparangalan, tanging sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat sa iyo lang mo po, Panginoon, ang kapangyarihan, kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Maraming salamat po at magandang umaga po muli sa mga kapatira po natin. Lahat po ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. At nais ko pong ibahagi yung kabutihan ng Diyos na sa araw po na ito na kanyang mensahe sa aklat ng mga Epeso. Sa Epeso 5 hanggang 1 hanggang 5 po. Ephesians 5:1-5 po. Sabi po rito kung paano tayo po namumuhay na kagaya ng Panginoong Yesus. At ano po yung karakter ng ang Ama. So ganun din po tayo lalakad na may katwiran at may kabanalan sa Diyos. At bilang isang Kristiyano na paano tayo namumuhay na may katwiran at may kabanalan sa Diyos. At ito po na dapat po natin na makita sa atin kung paano tayo namumuhay na may kabanalan at may katwiran sa Diyos. At salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon at patuloy po tayong tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano tayo po na namuhay, mamumuhay ng may katuwiran sa Panginoon, sa Diyos. So, sabi po ron sa Ephesians 5:1-5, tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat na minamahal niyang mga anak,
mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inaalay niya ang sarili niya para sa atin bilang bagong handog sa Diyos. Verse 3, sabi po rito, dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay at sakim. At hindi rin nararapat ring sa inyo na ng malaswa o walang kabuluang usapan sa masamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos, tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Jesus at ng Diyos, sapagkat ang kasakamian ay tulad na din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ron, kung makikita nyo po ron yung bagay na kung sino tayo sa Diyos at kung ano yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Paano tayo lalakad na may katwiran sa Diyos at may kabanalan. So, sabi po doon is, tularan natin ang Diyos. Dahil kayo ang lahat na minamahal na mga anak ng Diyos. Maraming nagsasabi na sila'y anak ng Diyos, pero hindi po natin nakikita kung paano sila namumuhay na may kabanalan at may katwiran sa Diyos. Dahil makikita natin yung tunay na Kristiyano, pagkat ay tunay na Kristiyano na ay makita sa kanya yung kung paano siya namumuhay na may katwiran at sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So napakabuti po ng Panginoon na kung paano tayo lumalakad na may katwiran sa Panginoon. At hindi naman po tayo perfecto, pero ginagawa po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At marami rin po tayong mga kapalpakan, marami rin po tayong kamalihan na nagagawa. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya niya ay tinuturan tayo kung paano tayo namumuhay ng may na kalooban na yung kalooban ng Diyos. At sabi po ron na mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig natin, pag-ibig ni Kristo sa atin, kung paano tayo po iniibig ng Panginoong Yesus at paano namumuhay ang Panginoong Yesus nung nandito siya sa lupa. So nandun lahat po yung kanyang nakita natin nung nabubuhay po ang Panginoong Yesus, yung nandun yung pagtitiis, nandun yung hirap, marami po siyang dinanas na sa kanyang buhay. So sabi nga po dito sa tayo po yung makipagbukas sa aklat ng ikalawang Korinto, kung paano tayo maging katulad ni Jesus. Sabi po dun sa unang Korinto chapter 3. Verse 18. Sabi po doon, dahil nais na dahil na halis na ang takip at isipan, nakikita natin na ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan na ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang sa tayo'y maging katulad niya. So nandun po, nung na-receive na natin yung banal na espiritu, ay makita natin yung nandun yung transformation sa buhay po natin, na binabago tayo ng Panginoon. Siya yung unti-unting bumabago sa atin, glory to glory, binabago po tayo ng Panginoon. Dahil nandyan na yung banal na espiritu sa atin, kaya po tayo namumuhay na may kabanalan, dahil nandyan yung banal na espiritu. Amen po ba? So yung unti-unti daw tayo na bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. So tayo maging katulad ng Panginoong Jesus. Amen po ba? So napakabuti ng Diyos na tayo'y sinabi niya na maging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Kaya sabi nga tayo, kung tayo namumuhay na may kabanalan, may katwiran,
makita sa atin yung paano yung ang Panginoong Jesus sa buhay po natin. Magre-reflect sa atin yung Panginoong Jesus, dahil yung banal na Espiritu nandyan na sa atin at patuloy tayong lumalakad na may kaayusan, makita sa atin yung kagandahang loob, yung kabutihan, kabahitan, maranasan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin. So, salamat sa Panginoon na tayo po no, na bilang nakakilala sa Panginoon na unti-unti, sabi ko nga, glory to glory, ay binabago po tayo ng Panginoon. Sabagkat hindi naman po tayo talagang perfecto. Tayo rin po, ang yung likod ay nagkakamali rin po, nakakagawa rin po ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. So, yun po, tinuturuan tayo ano po yung mga nice ng Panginoon sa atin, gawin po natin. So, sabi nga po ron, maging tulad tayo niya. Maging katulad natin ng Panginoon dahil siya yung Diyos na ating kawangis. Siya po yung kawangis po natin. Amen po ba? Kawangis po natin ng Diyos. So, linika po tayo ng Panginoon maging kawangis niya. So, paano tayo maging kawangis? Ay lalakad tayo na kagaya niya. At mamuhay tayo ng kagaya niya. Amen po. Nandun po yung minsan yung kailangan natin ng magtiis. Kung paano ang Panginoon ay nagtiis siya rito sa lupa. So, ganun din po tayo. Daranas tayo ng mga pagtitiis. Magtiis po tayo minsan kung tayo nakakaranas po tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen po ba? Sabi nga po dun sa 1 Corinthians 13:4-7, tignan po natin, pakibukas po sa aklat ng 1 Corinto chapter 13, verse 4-7. Sabi po ron, ang taong may pag-ibig, may pagtitiis. O, yun nga po, sabi nga doon, pag meron tayong pag-ibig sa kapwa, meron po tayong pagtitiis. Natitiis mo yung kapatiran mo, natitiis mo yung kaibigan mo. Nandun po, tinitiis natin yung mga bagay na minsan na kailangan mong tiisin. So, sabi po doon, mabait, hindi marunong magali, mainggit, at hindi maambog o mapagmataas. Sabi po sa verse 4. So, hindi marunong mainggit. Minsan kung minsan yung makita yung kaibigan mo, kakilala mo, or kapatiran mo na meron siya, bakit ikaw ay wala? Nakikita mo ay maraming mga bagay na meron siya, ikaw ay wala. Marami kang kinainggitan. So, sa buhay po natin, huwag na natin na minsan, nandyan yung minsan naririnig ko nga sa, nakikita ko sa mga Facebook yung sana all. Minsan, hindi siya maganda eh. Parang, kung gusto mo, kung may ano yung nakita mo sa kapatiran mo, ay gusto mo meron ka. Sabi niya, sana all. Hindi po, kung ano yung meron ka, dapat makontento ka. Magkaroon tayong kakontentuhan kung ano yung pinagkaloob ng Diyos sa atin. Dahil anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon ay nagiging sapat yun. Anuman yung kung bagay man yan, ay ang Diyos ay mapagbiyaya. Sapat yung biyaya ng Diyos na pinagkakaloob po sa atin. Amen po ba? So, nandun po yung, wag po tayong mga maingit anuman pong bagay dito sa mundo ay... Ano man po yung nakikita natin dito sa mundo ay pansamantala lang yan. Ang importante po ay magkaroon tayo ng mga kaisipan yung nasa langit. Huwag po yung kaisipan dito sa lupa. Ilahan po natin yung ating pag-iisip, hindi po dito sa kalupahan kundi sa kalangitan. At huwag po tayong mainggit ano man po yung bagay na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen po ba? So sabi po ron, mahambog. At mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali. At hindi makasarili. Hindi magalitin. So, hindi tayo magiging makasarili. Na lagi tayo yung minsan na iniisip natin yung gusto lang natin yung
lagi tayo na tayo lagi or minsan tayo lagi yung inuunawa, parang ganun, na parang nagiging self-pity, nagiging sarili lang natin yung ating inuunawa o sarili nating iniintindi, or minsan gusto tayong unawahin lagi. Tayo dapat ang nakakilala sa Diyos, nakakaunawa, tayo po lagi yung umunawa sa kanila. Amen po. At bigyan po natin na encouragement sa pamagitan ng salita ng Diyos kung yung bagay na minsan ay hindi nila naunawahan. Kailangan tayo yung umunawa sa kanila. Amen po. At kung paano tayo minsan ay abutin din sila. Hindi natin pwedeng kutsahin, hindi natin pwedeng pagsabihan ng mga bagay na minsan ay pangit. Ay kailangan po natin sila yung abutin natin sila. Lalo-lalo na po yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kung paano tayo inunawa ng Panginoon, kung paano tayo tiniis ng Panginoon, ganun din po sila na kailangan na tiisin at unawahin sila. Abutin po natin sila, lalo-lalo na ipanalangin po natin yung mga tao na kakilala natin, kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dahil tayo po yung gagamitin ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos tayo po'y nakakilala na. Amen po ba? So tayo po yung mga anak ng Diyos. So sabi po doon, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So wag po natin lagi na nagtatanim tayo ng mga sama ng loob. At hindi po maganda po yun, na kailangan po i-repent po natin yun. Naging malaya po tayo. So wag po tayong magkaroon ng inanakit sa kapwa po natin. Sabi po doon na hindi natutuwa sa kasamahan kundi nagagalak sa katotohanan. 7, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. So lahat po na doon na makita po natin na may pag-asa. So tayo kahit na minsan na makita sa atin na marami tayong mga problema, marami tayong mga nararanasan ng mga problema, pero makita sa atin na meron tayong hindi mo ma-express sa kanila yung gusot ng muka. Kumbaga makita natin yung maliwalas yung kanyang pagmumuka bilang makita sa atin na napakaliwalas ng kanyang pagmumuka pagka ikaw ay nasa Panginoon kahit na may problema ka. Hindi makita sa atin yung problema. Amen po ba bilang isang Kristiyano? So nagre-reflect po yun pagka tayo tunay na Kristiyano ay makita sa atin dahil tinutulungan po tayo ng banal na Espiritu. Yun po yung advantage doon na tayo kay nakakilala ng sa Panginoon ay ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong po sa atin. Amen po. So yun po ang dapat natin ay ang tularan sa pamumuhay ay ang Panginoon Jesus, ang Panginoong Jesus. Siya po yung ating panuntunan, siya po yung pinakaalimbawa na nating lalakarin. Hindi po yung kapitbahay na or yung kaibigan mo or yung kapatiran mo na maging tularan mo sa pamumuhay. Ang dapat po natin tularan sa ating pamumuhay ay ang Panginoong Jesus. Siya po siya, kung paano po siya namuhay dito sa lupa, ganun din po yung ating pamumuhay at mamuhay po tayo na may kabanalan sa Diyos. Wag tayong tumingin kung sino pa man po yung ating tinitignan. At minsan tayo tumitingin tayo kung tayo mga Kristiyano na, tumitingin tayo sa pastor, tumitingin tayo wag po tayong tumingin sa kanya. At minsan po ang pastor na kahit na po ako minsan nakakagawa tayo ng mali, minsan nga nagiging katitsuran pa yung mga bagay na minsan nakikita natin sa mga iba. So kaya minsan din nakakapagpatuloy dahil maraming natitisod. So ganun po na wag po tayong tumingin kahit kanino, kundi po tumingin tayo sa Panginoong Jesus. Siya po yung ating panuntunan sa ating pamumuhay. Doon po tayo mag-focus yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. So ilahan po, ituon po natin yung ating paningin sa Panginoon. Sa Panginoon lang po tayo
Panginoong Jesus lang po tayo titingin. Amen po. So doon po tayo nakatuon ang ating mga mata sa Panginoong Jesus lamang po. So yun po, napaka buti po ng Panginoon. Sabi nga po doon na pag meron tayong pag-ibig sa kapwa, meron tayong pagmamahal sa kapwa natin, makita sa atin yung pagtitiis, mabait, di marunong maingit, hindi bastos ang pag-uugali at hindi makasarili, hindi magalitin, at hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Amen po. At nagagalak sa katotohanan. Yun po, no, pagka nandiyan na merong kagalakan, meron kang nararamdaman na kagalakan sa Panginoon. At matyaga, laging magtiwala, laging nagtitiwala, at laging may pag-asa. May pag-asa lagi sa Panginoon. Kahit wala ng kapakapag-asa, nagkakaroon pa ng pag-asa. Amen po ba? Kahit na napakaraming mga pagsubok ngayon, maraming mga diranas po natin, meron po tayong pag-asa sa Panginoon. At tinitiis ang lahat. So marunong po tayong magtiis. Kaya sabi nga po na paano tayo magtiis. So tularan po natin ang Panginoong Jesus, gaya po din po ni Apostol Pablo na sinasabi po ron sa Unang Korinto chapter 11. Sabi po ron sa chapter 11 ng Korinto, Unang Korinto sa verse 21. Verse 1 po. 1 Corinthians 11:1 po. Sabi po ron, kaya nga tularan ninyo ako dahil tinularan ko rin si Kristo. Si Apostol Pablo po rito na sinasabi na tularan daw si Apostol Pablo, kasi si Apostol Pablo kung paano niya tinutularan ang Panginoong Yesus, ganun din po ang sinabi niya na tularan daw siya. So paano lumalakad si Apostol Pablo, ganun din po ang tinitignan niya, ang tinutularan niya, ang panuntunan niya sa buhay ay ang Panginoong Yesus, kung paano siya lumalakad na may kabanalan sa Diyos. So ganun din po ang sinabi dito sa 1 Peter, sabi po sa 1 Peter 2, dahil po tayo'y tinawag na ng Panginoon, ay dahil kailangan natin tularan ng Panginoong Yesus. Chapter 2, verse 21, sabi po ron, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ay ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. So kung paano daw po tayo tinawag, ay kailangan tularan natin ang Panginoong Yesus. So ang pamantunan natin ay ang Panginoong Yesus. So dapat nating tularan, kaya tayo po'y tinawag. Amen po ba? Sabi nga doon na sa First Peter na kung paano tayo tinawag ay ang kailangan po natin ang tularan ng Panginoong Yesus. So doon po na ganun din po yung sinabi na kung paano tayo po na namumuhay na may katuwiran at may kabanalan sa Diyos, na lagi po nating tandaan na yung biyaya ng Diyos ay sapat po sa atin, na kung paano tayo liligtas ng Panginoon sa biyaya po ng Diyos, na lumalakad po tayo ng may kabanalan. Ganon din po yung sinabi sa Ephesians. Sabi po sa Ephesians 2, anong po sabi ron sa Ephesians 2, 8 to 9 at to 10? Sabi po ron, Epeso 2, talatang verse 8 to 10, sabi po ron, dahil sa biyaya ng Diyos na ligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo, kalobito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti niyong mga gawa para walang may pagmamalaki ng sinuman,
Nilikha tayo ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng mabuti, kabutian na nung pa tayo itinalaga ng Diyos na gawin natin. So noon pa man, amen po. So ito po sa dahil sa biyaya, kaya wala po tayong minsan bilang sang Kristiyano, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos eh. Dahil sa biyaya lang ng Diyos, kaya po tayo minsan nakakatayo, nakakapag-share ng salita ng Diyos. Sa biyaya po ng Diyos, yung kahabagan niya, kinahabagan po tayo ng Panginoon. Ganon din po tayo kung paano nating kahabagin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. Lagi po natin ipag-pray sila. Amen po. So, sabi po ron na linika tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan noong pa may itinalaga ng Diyos na gawin natin. So, noong pa man ay itinalaga ng Diyos kung ano yung gagawin natin. Amen po. So, hindi sa pamagitan ng mga mabuting gawa para tayo'y maligtas, kundi sa biyaya ng Diyos at kahabagan niya. Amen po ba? So maraming salamat po at yun po na napakabuti ng Diyos sa buhay po natin, naway ang bawat isa po ay meron po tayong natutunan kung paano tayo lumakad na may kabanalan, may katwiran sa Diyos. At ang patuntunan po natin, yung halimbawa natin na paano tayo namumuhay na may kabanalan, ang Panginoong Yesus po, kung paano siya namuhay dito sa lupa, yun po yung ating lalakaran. Lakaran po natin kung ano yung linakad ng Panginoon. Marunong tayong magtiis at marunong po tayo na gumawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Gawin po natin yung kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Amen po. So maraming salamat po na sa kabutihan niya at tandaan po natin may pag-asa lagi po sa Panginoon, na huwag po tayong mawalan ng pag-asa. At tandaan po natin bilang isang Kristiyano, gawin po natin kung ano yung kalooban ng Diyos, dahil binago po na tayo ng Panginoong Yesus. Amen po. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, kung sino man daw po kay Kristo Yesus, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nakalipas na, narito'y pawang mga bago. May pagbabago sa po sa Panginoong Yesus. Baguhin po natin yung ating mga nilalakaran, kung ito man po yung hindi kalooban ng Diyos, gawin po natin na paano tayo binago ng Panginoong Yesus. Dahil tinanggap po na natin yung banal na Espiritu, siya po yung bumabago sa atin. Amen po ba? Salamat po sa Panginoon at muli po sa Diyos po ang kapurihan. Siya po yung may taas sa buhay po natin. Siya po yung lalakaran po natin. At salamat po sa Panginoon. At ano po, dito po sa ano po sa Taiwan po, meron pong camp meeting sa Taiwan sa February 11 to 14 po, na pakisama rin po sa mga panalangin na magkaroon po ng camp meeting po sa Taiwan sa February 11 to 14 po. Kung yung pong gustong tumulong, pwede pong makipag-undayan kay Pastora Never Masaredo at kay Joel Paul Masaredo po. At yung pong gustong tumulong, at nawa po Panginoon ay kikilos ang Panginoon po sa lugarin ng Taiwan, at marami pa pong makakilala doon, at sila po yung gagamitin, yung mga workers. Salamat po sa Panginoon na marami po silang maraming mga kapatiran na ginagamit po doon upang ipahayag yung kabutihan ng Diyos at yung kanyang mga salita. So salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dumalangin sa Panginoon. Hallelujah Jesus, glory, hallelujah, glory, glory, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah Jesus. Salamat o Diyos sa kabutihan nyo sa aming buhay. Kayo po nga po Panginoon ang kumikilos sa aming buhay. Salamat sa umagang ito na patuloy nyo po kaming ginabayan Panginoon. At kayo yung Diyos na buhay
na kukilos sa amin, patuloy kayong gumawa sa aming buhay. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, yung camp meeting, O Lord God, sa Taiwan, gaganapin, O Lord God, sa February 14 na 11 hanggang 14, Panginoon, na kayo nga po, Panginoon, ang kikilos sa lugarin ng Taiwan. Lord, salamat, O Lord God, sa buhay ng mga kapatiran doon, mga pastor na at mga gagawa, O Lord God, na ginagamit nyo roon. Lord, samahan nyo po sila, Panginoon, na bigyan nyo po sila ng wisdom and knowledge na nagbubuhat sa inyo. At kayo nga po, Panginoon, ang kikilos sa kanilang buhay, Panginoon. At pagpalain nyo ang kanilang buhay. At ano man po yung kanilang mga pangangailangan doon, O Lord God, kayo nga po yung mag-provide, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa kanilang buhay, sa inyong mga ginagamit, lalo po, Panginoon, si Pastora Never Masaredo, si Joel Paul Masaredo, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa kanilang buhay, na patuloy po kayong kumilos sa kanilang pamilya. Hindi maiksi ang kayong kamay, Panginoon, upang abutin sila ng iyong pagpapala, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang buhay nila, physically, emotionally, lalong-lalo kanilang spiritual, Panginoon, spiritual na kalalagayan. At Lord, at ano man po ang kanilang pangangailangan financially doon, O Lord God, sa church ng sa mga tinayo yung mga churches, so Lord God, sa Taiwan, i-provide nyo nga po, Panginoon. Salamat sa kabutihan nyo sa buhay ng bawat isa, Father God. At Lord, at dalangin ko nga po, Panginoon, yung mga nakikinig sa mga kapatid na Lord, nakatutok po, Panginoon, sa morning devotion nito, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, sa kanilang buhay, ang siyang pagkalob nyo po, Panginoon, sa kanila. Salamat, O Lord God, na patuloy nyo pong pagsamahin ang bawat isa, O Lord God, na makapag-aral ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, lahat po yung mga salita nyo, Panginoon, na ititimo sa aming puso at maisa pamuhay po namin sa araw-araw naming buhay. Kayo po, Panginoon, Diyos na aming lalakaran, kayo yung Diyos na aming tutularan, Panginoon, kayo yung alimbawa namin, Panginoon, na kayo yung dapat naming tularan, hindi yung sanlibutan, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, glory to glory, kung paano niyo po kami binabago, at paano po, Panginoon, yung buhay namin, paano kami lumakad na may katuwiran, paano kami lumakad na may kabanalan. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, gabayan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gawain sa araw-araw naming buhay, pamumuhay, Panginoon, sa aming trabaho. Samahan po kami, Panginoon, mapaparoon, samahan niyo po kami gagamitin ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumasa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan niyo. Kayo lamang po, Panginoon, ang siyang maitaas, madakila, maluwalhati, Panginoon. Tanging sa pangalan niyo lamang po, Panginoon, hindi po kami ang maitaas, kundi kayo po, Panginoon. Itataas po namin kayo, Panginoon, sa aming buhay at makita po kayo sa aming buhay, O Lord God, kung paano kayo lumalakad, O Lord God. Kayo po yung aming lalakaran. Kayo yung aming alimbawa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang kalwalatian, kapangyarihan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Isus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang kapurian. To God be the glory po. Maraming salamat po.